at JN Malife as a content creator. I am your CDW and the Mambolenius vlogger. And I love you all. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Makikita niyo po dyan, napakadami ng mga paperworks, folders na nakaibabaw po sa aking table. Ayan, hindi na po kumasya sa aking table, meron na rin po sa lapag sa may sahig mismo. Kung nakikita nga ninyo, sobrang busy ko dyan sa mga kapapilan na yan kasi nga naghahanda kami sa internal assessment na kung saan po gagawin po sa February 27. Ako po ay bababaan nila Sir Miguel, ang focal person natin, and ang ating MSWDO Officer 1 na si Ma'am Belinda Lucenia. So ito nga po, nire-ready ko po. Ano po, tingnan nyo po guys, ang ginagawa ko, yan po talaga. Kailangan po kasi namin na kompleto dapat lahat ng mga favors or folders po na ipapakita namin sa aming accreditation para nga po makapasa po kami. So good luck po sa ating lahat, sa mga co-worker ko, co-daycare worker ko sa bayan ng Jose Panganiban. Sana po lahat po tayo ay makapasa sa internal assessment, ganon din po sa external assessment or sa accreditation po. Ano po? So good luck. Sana po ay magampanan po natin ng talagang maayos, nandyan lahat ng favors, makapasa po ang ating Child Development Center, and syempre tayo mga Child Development Worker, para po lahat po tayo is accredited na po dito sa bayan ng Jose Panganiban. So in God's will po, sana mangyari po ito sa atin lahat. Kasi po, napakalaking compliance po ito ng municipality and ng ating mga barangay. Kaya po, swerte po tayo kung ang lahat po ng ating barangay council at sanggol ng kabataan isuportado po ang ating programa dito sa ating daycare center and sa ating child development center na yan na. Huy! Huy! Wag ganun! Talagang na ano naman ako, nabablock na naman ako. Hala! So ito nga, may kwento ako sa inyo guys, noong nakarang araw, alam nyo ba, nakalimutan ko yung motor ko na naiwan ko pala. Kasi talagang yung ano, yung isip mo nakafocus dito sa mga favors na ito. So akala ko nawawala na yung motor ko. Ay nako, nakakahiya yung nangyari na yun sa akin. Kung alam nyo lang, talagang na-alarma lahat ng tao dito sa ano namin, sa Porok. Kasi akala nga nila nawawala na yung motor ko. My God! Ay, parang ayaw ko na talaga lumabas ng araw na yun. Kasi nga, parang nahihiya ako, napahiya ako noon. Pero it's okay. Naka-recover naman ako doon sa kahihiyan. Salamat guys, pakinggan. Hi guys, good morning! Welcome to my YouTube channel. Yes, good morning po sa inyong lahat. Kami po ay busy. Lahat po ng child development worker sa bayan ng Jose Panganiban is nagpapakad sa mga paperworks and sa mga folders na kailangan po makita sa aming assessment. Kung saan po ito po yung internal assessment na bababaan po ng taga-munisipyo, ng staff, ng municipal social welfare office. Na kung saan po kasama po si Sir Miguel, ang aming focal person, and ang aming MSWDO1, Ma'am Belinda. Makikita nyo po, sobrang dami talaga ng mga paperworks po na aming inihahanda. Kasi po, ang akin pong schedule ng aking assessment, February 27. So ngayon po, humingi rin po ako ng tulong sa barangay, lalo na po sa aming punong barangay, na sana po ayon po ako sa mga kailangan kong gagamitin dito sa aming daycare center. And humingi rin po ako ng tulong sa aming skate chairperson na si Princess Aguilar. Ayan po, tutulungan po nila ako. Siguro po by Friday, nandito po lahat ng sangguni ang kabataan. And syempre ang ating mga kagawaran, especially po sa aking hobby na lagi pong nakasuporta, kagawad Eric Jones Rico. Maraming salamat po. Kung makikita nyo guys, ang buhay ng isang child development worker is hindi po ganun kadali. Iba sabi na ang child development worker ay isa lamang daw child development worker. Isa lang, ha? Nilalang lang po nila. Puro lang daw po paglalaro ang aming itinuturo. Hindi po nila nakikita sa amin ang mga ginagawa namin dito sa loob na po ay nagtuturo ng magandang asal and ang pagkikipaghalubilo po ng mga estudyante. Ang socialism sa mga bata, syempre yung mga unang hakbang ng paghawak ng lapis para po makapagsulat. Sa totoo lang po, talagang hindi po kailangan namin magturo ng magbasa. Pero sa kagustuhan po namin na matuto ang bata, nagagawa po namin magturo din na magbasa. Sulat naman na po ang mga bata. So ngayon nga, guys, ito yung kwento.
Dahil sa ano, February 27 na yung aking accreditation or assessment, internal assessment. Rather ha, hindi pa pala accreditation. Internal po, naghahanda ako. Gusto ko na makapasa ang aking daycare center and syempre ang inyong lingkod, di ba? Kasi compliance po ito ng barangay. Kaya nga po natutuwa ako ng aking barangay council, ng ating mga barangay council headed by po ng barangay Lani Dacer. Nandyan po, sa totoo lang nagpa-ano siya, nag-purchase po sila ng office supply para po sa kagagamitin ko dito sa school. Then syempre, yung tulong ng ating sanggunian ng kabataan, nandyan po, katulad ng sinabi ko kanina, ang tulong po ng ating barangay kagawad, lalo na po si kagawad Eric Jones Rico. And syempre, ang ating committee in education, ang aking tiyahin, Cirilio Munto, nandyan po ang tulong nila. Ano? Kaya ito, ayoko naman sana po talaga na bumagsak or hindi po makapasa dito sa assessment na ito. Kasi alam ko compliance to ng barangay. Kapag nakapasa ako or kahit po naka-level 3 ako, napakalaking ano na po yun sa akin, accomplishment na makapasa ang ating Child Development Center and Child Development Worker sa nasabing assessment. Tingnan nyo guys ha, ang aking mga ginagawa. Ako po ay nag-i-encode ang mga kailangan ko dito sa school. Ito po, kung nakikita nyo, sobrang taas ng aking mga folders dito. Ito, yan. Diba? Kung makikita nyo sila, ang daming folder. Yan po. Talagang ano. Kaya kanina, sabi ko dun sa mga parents, pasensya na kayo ha, kasi nga po pinagsasabay ko yung pagtuturo at yung pagre-ready nga ng mga papers. Pero wala namang hassle. Kahit na pinagsabay ko yung pagtuturo, okay naman. May natutunan naman yung mga estudyante ko. Ganun po, ano po. Kaya po, thank you po sa mga taong nagsusuporta dito sa ating Child Development Worker. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless! Salamat po sa punong panonood!